So ayan mga kakulay, isang magandang umaga po at welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. Mga kakulay, ay katatapos ko lang po magpatubig ng siling panigang ngayong umaga po. So kuha ko nga po yung abono na isasabog ko doon sa siling panigang. So yun nga mga kakulay, samahan nyo ako magsabog at papakita ko sa inyo kung paano nga ba magsabog nito. Anong edad natin pwedeng isabog itong pataba? Kailangan po natin magpatalbos kasi nagpapangalawang bunga na po itong siling panigang. So yun mga kakulay, samahan nyo lang po ako, tapusin itong video na to at papakita ko po sa inyo. At syempre sa mga baguhan nating mga viewers dyan, subscribe nyo po itong channel ko. At sa Facebook naman po, follow nyo na po yung aking Facebook account na Buhay Bukid Enmar TV. So search nyo lang po yan. At syempre doon sa ating TikTok, meron din po tayong TikTok na Enmar TV Buhay Bukid din po. So search nyo lang po yan mga kakulay. At lahat po yan, nag-update po ako ng mga video dyan kung ano po nangyayari dito sa araw-araw na aking ginagawa. So yung mga kakulay, tara po at samahan nyo ako. At ito na nga mga kagulay, ay nakagayak na po yung aking gagamiting abono. So ito nga pala mga kagulay ay Super Guru na 1620 na Atlas. At pwede rin naman po mga kagulay gamitin ang mga swire na 1620. So ngayon nga mga kagulay, papunta na nga ako dito sa aming bukid. At may kasama po pala akong magdala ng merienda dahil nga mga kagulay ay hindi pa nga natapos itong bunutin kay tatay dahil nga kulang sa tao at wala kami mahanap. So sa mga nagbunot at bumalik ng maga, ayan, shoutout po sa inyo at binalikan nyo yung tirang sibuyas. Meron pa po kasi natira dito na kalahating banos at yun nga binalikan ng iba nating mga kasama sa bukid. So yun nga mga kagulay, ito pa po yung mga ginupit nila at yung iba ginugupit pa lang. Sa mga nagtatanong po kung magkano po nakuha itong sibuyas po ni tatay, ito po ay nakuha po ng 38 pesos ang isang kilo. So yun po ang lakaran ng mga sibuyas po dito sa lugar namin, dito po sa Bungabon. So ito po ang onion capital the Philippines. So kung yung lagi nyo nababalitaan na hinaharabas, so dito naman sa lugar namin medyo hindi pa naman masyadong tinamaan ng harabas, kaya at karamihan nga dito nagpapaani mga kagulay ay medyo mga agaw na sa uod. So ito naman mga kagulay, wala pa naman tama yung dahon niya, talagang inani na po kasi itong mga pula namin talong ay medyo malalaki na. Kahit man lang mga 2 weeks ay may salang namin itong lupa para sa taniman ng aming talong. So yun nga, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan at dito sa aking video. Ito nga, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba magsabog ng abono sa ating mga gulay. So ako po mga gulay, ang tanim ko nga pong sasabugan, ito po yung siling panigang. At meron na nga pong edad ito na 4 hanggang 5 months. So kaya ko naman po siya isasabog dahil nga po mga gulay, yung ugat niya ay medyo mahaba na at halos nasa gitna na o nagsasalubong na sila. At ito na nga po mga gulay yung aking abonohan ng 1620. So ito po mga gulay ay kalawang bunga na po, kaya kailangan po natin apply na pampatalbos para po ang bulaklak po ay magdiretso. So alam nyo naman po natin na ang bulaklak po ay nasa talbos, kaya kailangan natin mag-apply na 1620 dahil nga ito ay nitrogen at phosphorus. At para maging matibay pa rin yung ating sili at tumagal, kailangan po natin applyan talaga ng phosphorus yan para yung ugat ay hindi masira. So makikita nyo dyan sa pag-apply ko mga kagulay, ayan po, kung makikita nyo halos tumatama sa may dahon. Kasi nyo nga yung sili medyo maliit lang naman ang dahon, kaya hindi po masasalabono na aking sinasabi. At syempre lagi lang po tatandaan pang nag-aabono tayo ng mga pataba at pasabog, kailangan po natin sa tanghali po mag-a-apply or kailangan medyo tuyo na yung dahon para po hindi dumikit yung abono sa mismong dahon niya. So ito nga mga kagulay, kailangan din sa pag-aabono ay dapat basa ang lupa. Mas maganda po mga kagulay na basa ang lupa para po lusaw yung ating abono ng i-apply at hindi po man lang sumingaw na lang. Kasi sayang din naman ang abono kung magsasabog tayo ng tuyo tapos wala pong tubig na maagos, ay wala din po mangyayari sa ating in-apply. Masasayang lang po yung ating i-abono. Kaya kung mayroon naman po kayong mga generator at talaga naman po sa tubig, mas maganda po mag-apply ng abono kung ito po ay basa yung ating applyan para po yung abono ay malusaw agad. So yung kaya naman po at last yung aking ina-abono na 1620 dahil nga po ito ay nalulusaw po. Buong butil niya po ay nalulusaw. Hindi po katulad po ito ng swire na medyo nagsasapal siya kung o merong natitirang parang pinaggalingan ng abono. At ito nga mga kagulay, pagka kasi ang swire ang inabono natin sa matubig, ay ito po ay inaanod.
kapag tayo ay nagpatubig sa susunod na araw. So ganun kasi nangyayari mga kagulay, kaya atlas yung aking na-apply para po hindi po siya ano din. So nakadikit lang po siya sa may lupa at doon na po siya malulusaw. Mga ilang araw wala na po kayo makikita ng bakas ng pinag-abonohan diyan kasi lusaw po pati po yung kanyang binutil. Ito po ang kagandahan dito sa atlas, kaya nga lagi ko nirekomenda sa inyo yung atlas na 1620. So meron din namang mga swear mga kagulay, pwede rin naman pong i-apply sa ating mga gulay yan, pero kung available nga po yung atlas, mag-atlas na lang po tayo mga kagulay para po masulit natin yung abono. At hindi po mapunta man lang o ano din ang ating abono pagka tayo nag-apply, pagka swear ang ating gamit. So yun mga kagulay, kung makikita nyo, ayan yung pagsasabog ko. 4 to 5 months na po edad ng sili na ina-applyan ko na po na yan. Kaya sana masundan nyo yung aking pag-apply ng abono at lagi lang po tatandaan, basta tuyo po ang dahon, pwede po nating asabugan ng abono. So ganyan po ang aming pag-abono talaga, halos lahat ng gulay namin kahit sa puno-puno namin siya ihagis, pasabog pa rin po para po yung ugat ay makasagap lahat ng abono, kasi alam nyo naman ang ugat hindi lang naman sa puno yan, nakakalat na po yan sa ilalim ng lupa. So ito mga gulay, dagdag tips ko na lang din sa inyo, pagka ang edad ng gulay nyo ay nasa 4 to 5 months ay kailangan po every week na po tayo mag-a-apply para po dire-diretso po yung ating bulas ng ating mga gulay, at kahit na papano ay hindi po agad to didilaw at hindi po magkakalansay yung kanyang puno. So yung po ang tawag dito sa amin, pag-aandahan po ay madaling mahinog. So dito mga kagulay, sa 1620 papasirawain niya yung mga dahon. Kaya makikita nyo mga kagulay, 4 to 5 months na yung aming sili, makikita nyo maberde. Ayan, maberding maberde siya dahil sa 1620.